Magandang hapon po sa ating lahat. Narito po akong muli upang ihatid sa inyo ang mensahe patungkol sa pitong winika ng ating Panginoon habang siya ay nakapako sa krus. At makikita natin ang mga ito sa four gospels. Three of the sayings appear exclusively in the Gospel of Luke and three appear exclusively in the Gospel of John. The other saying appears both in the Gospel of Mark and the Gospel of Matthew. In the book of Mark and Matthew, Jesus cries out to God. In the book of Luke, he forgives his killers, reassures that good thief, and commends his spirit to the Father. In the book of John, he speaks to his mother, says he thirsts, and declares the end of his earthly life. Ngayon ito ang unang binigkas ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaran. At ito ay mababasa natin sa Lucas Kapitulo 23 hanggang 34. Ang unang binigkas ni Jesus na Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito ay salita ng pagpapatawad, mga kapatid. Habang ang mga sundalo ay abala sa pagsusugal, ang mga religious leaders at mga taong nakapalibot sa kanya ay patuloy sa pagtuya sa kanya. Pero sinambit pa rin niya ang panalangin ng pagpapatawad para sa kanila noong sabihin niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa kabila ng kanyang paghihirap, hinangad pa rin niya na patawarin at huwag panagutin ang kanyang mga kaaway. Katulad na lang ng isa sa dalawang magnanakaw na patuloy na tumutuya sa kanya. Pinanalangin niyang patawarin ang mga sundalong nagpahirap at nagpako sa kanya, pati na rin mga tao at leader ng reliyon na may kinalaman sa kanyang pagkakapako sa krus. Ito ay makikita natin sa Marcos Kapitulo 15, versikulo 29 hanggang 30. Ang panalangin ni Jesus na Ama, patawarin mo sila, hindi po ito nangangahulugan, mga kapatid, na lahat ng tao ay patatawarin kahit walang pagsisisi at pananampalataya mula sa kanilang mga puso na nananalangin ng kapatawaran. Ang panalangin ito ni Jesus ay isang katuparan ng propesya sa lumang tipan sa aklat ni Isaiah Kapitulo 53, versikulo 12 na nagsasabi ng ganito, Gayon may dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga makasalanan. At ito rin ay nagpagsunod sa kanyang tinuro sa Sermon on the Mount sa Matthew chapter 5 verse 43 to 44. Sinasabi ng talatang ito ang ganito, Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapupuutan mo ang iyong kaaway. Datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiosig. Mula sa cross, si Jesus ay namagitan sa mga makasalanan. Ngayon, patuloy siyang namamagitan sa atin at sa Diyos. Sabi sa Timoteo, 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesus. Ang panalangin ni Jesus na Ama, patawarin mo sila ay kasagutan sa buhay ng lahat ng tao. Tulad ng Roman Centurion na nasa paanan ni Jesus matapos niyang mapanood ang kamatayan ni Jesus, ay sinabi niya, ang taong ito ay totoong anak ng Diyos. Yung isa sa dalawang magnanakaw na kasama rin na pako ay nanampalataya rin kay Jesus at pinangakuhan na makakasama siya sa paraiso. At marami pang tao na naglagak ng kanilang pananampalataya sa kanya matapos ang insidente nito. Mula sa krus, si Jesus
ay nagbibigay ng kapatawaran sa mga mananampalataya sa Kanya. Handa siyang magpatawad. Binayaran ni Jesus ang mga kasalanan nating nagawa at magagawa, sinadyaman o hindi. Pangalawang sinambit ng ating Panginoong Jesus habang siya ay nakapako sa cross, sinabi niya, "Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon makakasama kita sa paraiso." Ito ang pangalawang binigkas ng ating Panginoong Jesus. As we come to this second word of the cross, we can find ourselves listening to a deathbed conversation between three dying men. It begins with one of the criminals mocking Jesus. It continues with the other criminal defending Jesus and recognizing his rule. And it concludes with Jesus pardoning the repentant man and giving him eternal life. Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, sabi ni Jesus, ngayon makakasama kita sa paraiso. The word paradise that Jesus used on the cross to describe heaven is very rare in the Bible. It is actually a Persian word meaning enclosure or park or garden. Nagamit ang salitang ito ng ilang beses sa New Testament. Una ay nabanggit ito ni Jesus sa ating text. No? Pangalawa ay sa 2 Corinthians 12 verse 3 to 4. Sinabi ng talatang ito ang ganito, "At nakikilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko, Diyos ang nakakaalam, na kung paanong siya ay inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao." Pangatlo na makikita natin ang salitang paraiso ay sa Revelation chapter 2 verse 7. Ang may pakinig ay makinig sa sinabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kong pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. At sinabi dito na punong kahoy na buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ay ito ay nagpapakita ng malinaw na clue, no? Na paradise is not just any kind of garden or enclosure. Ito ay lugar na malinis, wala ng kasalanan at wala ng kahirapan. Painless garden of Eden na na-describe ng Genesis chapter 2 verse 8. So ito yung lugar na pinangako ni Jesus sa isang kriminal na kumilala sa kanya. Sabi nga ni C.S. Lewis, "Joyfully imagine is what awaits you when you die in Christ, or when Christ returns, whichever comes first." Now, balikan natin yung isang magnanakaw. Alam nyo ba na one of the most painful experience in life is to be left out or to be unwanted? I suspect na ang mga magnanakaw na nasa tabi ni Jesus knew the pain of rejection. My guess is that there was no one on Golgotha to mourn his death, to support his cruel death. My guess is that he lived in his life believing that no one would want anything to do with him. Ngayon, imagine natin ang kanyang reaction when Jesus locked him in the eye at sabihing, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon makakasama kita sa paraiso." And after a lifetime of rejection, deception, and violence, the criminal died in peace and entered paradise with Jesus at his side. Ito naman ang pangatlo na sinambit ng ating Panginoon, "Babae, narito ang iyong anak." Habang si Jesus ay nakapako sa cross, binigkas niya ang pangatlong salita na ito na nakatala dito sa aklat ni Juan, kapitulo 19, versikulo 26 hanggang 27. No? Ito ay nagpapahayag ng pag-aalaga at concern sa isang magulang, lalong-lalo na sa nanay. Sinasabi sa talata ang ganito, "Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kaniyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina,
babae, narito ang iyong anak. Nang magkagayo sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At buhat ng oras na yaon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. From that time on, this disciple took her into his home. The unnamed disciple whom Jesus addressed was the Apostle John himself. Sa kabila ng matinding sakit at hirap, tiniyak pa rin ni Jesus ang kaligtasan at kabutihan ng kanyang ina dahil alam niya kung gaano kahirap at kasakit sa isang ina na pagmasdan ang kanyang anak na nagdurusa sa krus hanggang siya ay mamatay. Iniisip pa rin ni Jesus ang future security and protection ni Mary. So Jesus entrusted her into the care of John, his beloved disciple. Maraming mga scholars sa Biblia na naniniwala na si Jose ay patay na sa pagkakataong ito. Traditionally, ang panganay na anak ang responsable para alagaan ang naiwang magulang. By entrusting Mary to John's care, Jesus was fulfilling his family responsibility as a devoted son. Typically, a dying son would commit his mother into the care of another member of his immediate family. In this case of Jesus, that would have been James or Jude or another male sibling. But Jesus knew that none of his half-brothers were disciples yet. They had not accepted Christ's claims or committed to his mission. So, in this case, Jesus mostly likely chose John to take care of his mother. Even in death, Christ was focused on spiritual matter. With the words, "Woman, behold your son," Jesus invited his mother to look to John, his much-loved disciple and friend, to be her son now. Jesus was departing from her, but John would take the Lord's place in her life as much as possible. John was the only apostle brave enough to take a stand with the woman who had accompanied Jesus to the cross. We can see that in Luke chapter 23 verse 49. Ang mga ibang disipulo actually ay nagsitakbuhan palayo. Sila ay tumakas at pinabayaan si Jesus dahil sa takot. Ang pagsambit ni Jesus na babae sa kanyang ina instead of mother sa salitang Griego ay hindi kawalan ng respeto. He had addressed her as woman before, even in John chapter 2 verse 4. Sa wikang Ingles, ito ay kawalan ng paggalang, pero sa salitang Griego ay hindi po ito kawalan ng paggalang. Woman was in fact a highly respectful and affectionate mode of address, no? So, ito ang pangatlo. At darakot naman tayo sa pang-apat ng sambitin ng Panginoon na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mag-iikasyam na oras na si Jesus ay nakapako nang bigkasin ni Jesus ng napakalakas, no? Yung salitang ilay-ili lama sabachthani. Na ang ibig sabihin ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay makikita natin na naitala ni Matthew dito sa kapitulo 27, versikulo 46. Ang mga binigkas na ito ni Jesus ay kaganapan mula sa aklat ng Salmo 22:1 na sinasaad ng Salmo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pangaral? Mahirap intindihin in what sense Jesus actually was forsaken by God. It is certain that God approved His work. And it is certain that Jesus was innocent. No? He had done nothing to forfeit the favor of God as God's own son, holy, harmless, undefiled, and obedient. And God still loved him. In none of these senses could God have forgiven Jesus.
si Propeta Isaiah ay nagsalita patungkol sa Misaya. Sa Isaiah chapter 53 verse 4 to 5 ay ganito ang sinasabi. Tunay na kaniyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabubuk dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ayon din sa Galatians kapitulo 3, versikulo 13, sabi dito, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ginawa siyang alay para sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay sa ganang atin para tayo ay mailapit sa Diyos. Kaya nga hindi nakakapagduda mga kapatid na ang paghihirap na Jesus ay kasabay ng pagbigkas niya ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? It is actually a manifestation of the wrath of God sa kasalanan sa di maipaliwanag na hirap na dinanas ng ating Panginoong Jesus. Ang hirap na kanyang tiniis na para sana sa atin at hirap upang tayo ay maligtas sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Gayun din sa mga pagkakataon na hinayaan siyang gawin ang lahat ng pagpapahirap at panunuya ng mga taong kanyang pinakain, tinuruan, pinagaling. It is actually a feeling of abandonment na naramdaman ng ating Panginoong Jesus. Pinapasan ng Diyos Ama ang kasalanan ng sanglibutan sa kanyang anak at naranasan niya na parabang malayo siya sa presensya ng kanyang Ama. It was at this time that God made him who had no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness of God. Liban sa mga nabanggit na rason kung bakit nabigkas ni Jesus ang Diyos, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ang posible na isa sa mga rason pa. It could be that Jesus' intention to quote Psalm 22 verse 1 to point his hearers to that psalm. When they read Psalm 22, they would no doubt see that many fulfilled prophecies include in that song of David. Even while experiencing the glory of the cross, Jesus was teaching the crowd and proving that he was the Messiah who fulfilled the scripture. No? So, ito naman ang panglima na binanggit ng ating Panginoon. Noong mag-iikasyam na oras na na si Jesus ay nakapako sa krus, sinambit niya ang mga salitang ito, nauuhaw ako. Naitala ito sa aklat ni Juan, kapitulo 19, versikulo 28. Ang salitang ito ni Jesus at katuparan sa sinabi ng Salmo 22:15, mababasa natin ang ganito. Ang aking kalakasan ay natutuyo na parang bibinga at ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala at tinala mo ako sa labok ng kamatayan. Narinig ito ng mga sundalong nagbabantay sa kanya at binigyan siya ng suka. Mayroon doong isang sisidlang puno ng suka kaya't naglagay sila ng isang isponghang basa ng suka sa isang tukod na isopo at kanilang nilagay sa kanyang bibig. You know, during that time, wine vinegar was the cheapest and easiest wine for soldiers to acquire. It was probably diluted with water. Noong una, Jesus refused to drink vinegar, gall, and myrrh na inaalok sa kanya para ma-relieve yung suffering niya. Sa Matthew chapter 27 verse 34, makikita natin yan. But here, pagkatapos ng ilang oras, sinabi ni Jesus, ay nauuhaw ako. No? Humiling siya ng mainom. And this time, binigyan siya ng konting mainom.
Ang ginawang ito ng isa sa mga sundalo ay katuparan ulit ng propesiya sa Salmo 69 versikulo 21. Ganito ang sinasabi, binigyan naman nila ako ng pagkaing mapait at sa aking kauhawan ay binigyan nila ako ng suka na may inom. Isa sa mga posibleng praktikal na rason kung bakit sinabi ni Jesus na nauuhaw ako ay para magkaroon siya ng lakas na sambitin ang kasunod niyang salita na nagsasabing naganap na. No? Hanging on the cross, Jesus suffered bitter agony and darkness while covered in our guilt, sin, and shame. No? So, itong pang-anim na salita ng ating Panginoon habang siya ay nagkaroon ng kunting lakas, makikita lamang ito sa aklat ni Juan. Nung sambitin niya na may lakas ang salitang naganap na. No? At sa wikang Hebreo, ito ay salitang titilistay. Actually, Jesus eliminated the debt owed by mankind, the debt of sin. Natapos na o naganap na itong ibig sabihin ng titilistay. No? Sinugon si Jesus ng Ama para sa mga rason na ito. Para hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Para magbigay katubusan sa kasalanan ng mga sasampalataya sa Kanya. At para maipagkasundo niya ang tao sa banal na Diyos. Ayon sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 18 hanggang 19, sinabi niya dito, datapot ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatuwid, bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinilang o binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Ito rin ay tumutukoy sa kaganapan ulit ng propesiya sa Old Testament. Pati mga simbolo at anino ng hinaharap patungkol sa darating na Misaya. Mula sa Genesis hanggang Malakay, ay may mahigit 300 propesiya na tumutukoy sa darating na Mesiyas at ang lahat ng ito ay naganap sa pamamagitan ni Jesus. From the seed who would crush the serpent's head in Genesis 3:15 to the suffering servant of Isaiah 53 to the prediction of the messenger of the Lord by John the Baptist who would prepare the way for the Messiah. All prophecies of Jesus' life, ministry, and death were fulfilled and finished at the cross. God's will for Jesus was accomplished in His perfect obedience to the Father. At ang pinaka-importante rin sa lahat ay ang kapangyarihan ng Diablo at ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin ay nadurog o nawasak. Jesus finished work on the cross was the beginning of new life for all who were once dead in trespasses and sins, but who are now made alive with Christ. Ephesians chapter 2 verse 1 and verse 5. Okay? So, ito yung pang-anim. At ngayon, darako tayo sa pang-pito na sinambit ng ating Panginoon. Nang malapit nang mamatay si Jesus habang siya ay nakabayubay sa krus, biglang nagdilim ang paligid at ang tabing ng templo ay biglang nahati sa gitna kasabay ng malakas na tinig na Jesus na nagsasabi, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Ito ay naitala ni Lucas, Kapitulo 23, versikulo 46. Ang binigkas na salitang ito ni Jesus ay naitala rin sa Salmo 31 versikulo 5 to be exact. No? So earlier, Jesus had also quoted from Psalm 22 verse 1 from the cross, Matthew 27 verse 46.
Sa lahat ng ginawa at binigkas ni Jesus, ay ginanap niya ang kalooban ng Ama at ang kanyang mga salita. Kahit sa kabila ng matinding hirap at kamatayan, ang Panginoong Jesus ay hindi pa rin nakalimot sa kanyang misyon o layunin sa pagtupad sa mga propesiya patungkol sa kanya. Ang mga binigkas ni Jesus sa krus ay nagpapahayag ng totoong nararamdaman ng Panginoong Jesus sa kanyang puso. Jesus prays, "Father, into your hand I commit my spirit, because it's only in the Father's hand that our spirits are safe." In speaking of the security of believers, tinuro ni Jesus ang ganito, "Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng aking Ama." John chapter 10 verse 29. Nakasanayan ng tao na itago ang pinahahalagahang mga bagay o kayamanan sa lugar na ligtas para makasiguro na di mawawala o mananakaw. Now, mula sa krus, pinakita ni Jesus na ang ating kaluluwa na pinakamahalaga sa lahat ay magiging ligtas lamang kung ito ay nakatalaga sa kamay ng ating Amang nasa langit. The moment we are saved, we commit our spirits into the Father's hand. We trust Him for our salvation. Sa pagtatalaga mo ng iyong buhay sa Diyos, ikaw ay dapat mamuhay araw-araw para sa Kanya. Tinatalaga natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Kanya, lahat ng ating ginagawa habang tayo ay nabubuhay hanggang sa ating kamatayan. Ang ating kaluluwa ay dapat maitalaga sa Kanya. We can pray like Jesus' prayer, "Father, into your hands I commit my spirit." Actually, si Stephen, the first Christian martyr, was being stoned to death. He prayed a modified form of Jesus' prayer from the cross in Acts chapter 7 verse 59. Nang siya ay mamamatay na, sinambit din ni Stephen ito, "Father, into your hand I commit my spirit." Through the years, many believers or Christian at the time of their death repeated Jesus' words from the cross, "Into your hands I commit my spirit." So pwede nating italaga, mga kapatid, ang ating buhay, ang ating espiritu sa Diyos, dahil siya lamang ang may kakayahan upang tayo ay maprotektahan at iligtas mula sa ating mga kasalanan. Si Jesus ang kailangan natin para sa ating kaligtasan. Siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Ang mga salitang ito ng ating Panginoon, mga pitong winika ng ating Panginoong Jesus, nung siya ay nakapako sa cross, ay napakahalaga at ito ay naglalaman ng maraming katuruan, no? Punong-puno ng pagmamahal, pag-ibig, no? At pagpapatawad. Ang mga salitang ito ay dapat nating bigyan ng pansin at pag-aralan, no? Pagmuni-munihan upang tayo sa Holy Week na ito, no? Ay lalong mapalapit sa ating Diyos na siyang namatay para sa atin. Hindi po siya namatay sa cross para sa kanyang sarili, kundi ito ay para sa atin bilang isang taong makasalanan, no? At tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, mga kapatid, at nung ipagpalain tayo ng ating Diyos.